Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Walang nakaligtas sa Chinese fishing vessel na tupuob sa gitna ng Indian Ocean noong nakaraang linggo. Inihayag ng Philippine Coast Guard nitong Miyerkules. Ang Philippine Coast Guard ay nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng 39 pasahero. 5 sa kanila ay mga Pilipino. Noong May 16, tumaob ang Chinese vessel. Dala nito ang 17 Chinese, 17 Indonesian at 5 Pinoy. Ang bangka ay tumaob sa loob ng malawak na search and rescue region ng Australia, 5,000 kilometers kanluran ng Perth, ang state capital ng Western Australia. Nagsagawa ng rescue operation sa kabuuang 18,700 square miles. Ang fishing vessel ay pag-aari ng Penglai Jing Fishery Corporation Limited. Si Bicoy Advincula ang nakakulong sa viral video na nag-uugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya sa illegal drug trade ay napatunayang nagkasala ng perjury laban sa tatlong abogado. Bagamat una nang inakusahan ni Advincula ang pamilyang Duterte ng pagkakasungkot sa illegal drug trade noong 2019, kalaunan ay nagbanggit siya ng ilang oposisyon sa isang diomonoy planong patalsikin ang noong Pangulo sa pamamagitan ng mga video na ang totoong narcolist. Hinatulan ng korte sa Maynila si Advincula ng hanggang 1 taon at 1 araw na pagkakakulong dahil sa false claims laban sa tatlong abogado ng Free Legal Assistance Group. Nananatili ang laban ng Boston Celtics sa kanilang tsansa sa Eastern Conference Finals sa pamamagitan ng 116-99 na panalo laban sa Miami Heat. Si Jason Tatum ang nagbigay inspirasyon sa Celtics sa panalo na may 34 points, 11 rebounds at assists, habang 5 pang manlalaro ang umabot ng double figures sa koponan ni Joe Mazzulla. Jake Zyrus, pahinga muna sa social media. Ibinahagi ng singer na si Jake Zyrus na magpapahinga muna ito sa social media ng ilang linggo para sa kanyang mental health. Ayon sa singer, alam niyang hindi magiging madali pero alam din niyang makakatulong ito sa kanya. Samantala, Barbie Forteza at Maris Racal, game maging magkatrabaho. Nagsimula ang lahat sa isang tweet ng Philippine TV and Film Updates tungkol sa ideal film at screen pairings kung saan parte sina Maris at Barbie ng thread. Nagpahayag ang dalawa na game umano silang maging katrabaho ang isa't isa na ikinatuwa naman ng kanilang mga fans. At yan ang pinakaling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw! Thank you.